ating leche flan. So, ayun na yung ating native style na sinabawang hipon at isda. So, nag-i-edit ako at the same time, magluluto. Ganyan talaga ang buhay ng isang nanay. Okay. Dali, nalulog. Tomatoes. And then, lettuce. Piling pomelo. Itong mga patatas na binigay nila sa ano, nung Thanksgiving na ayuda. Ayan, merong tumutubo na sa kanila. Tapos, ito yung pomelo. Binili namin ito sa Walmart. Ayan. May nabili rin ako na, ito, mag-ano muna tayo mag-haul. Mga nabili ko kahapon. Today ay nagluto po ako ng leche flan. Dapat kahapon, kaya lamang ay nagpunta kami sa grocery. Tapos sabi ko, bukas na lang. So, eto na siya. Luto na. Bali, 30 minutes ko siya na in-steam. So, ayan siya. Ito yung steamer namin. So, ayan na yung ating. Kasi guys, hindi ako nakapag-work. Oh, hindi kami nakapaghanda ng Thanksgiving talaga. Kahapon, may nabili akong candy. So, maganda siyang ilagay dito sa gitna. Kasama nitong ating parang, ano ba tawag mo dito? Basta decoration. Christmas decoration siya, guys. And then, may nakita akong candy na Hershey's. White chocolate siya. Tapos, may mga, ano siya, cookie. Cookie, what's inside, Kachi? Chocolate and some cookie crumbles inside. Ayan, may cookie crumbles. That is red and green. Yeah, Christmas theme. So, dyan ko siya nilagay. Tapos, meron din tayong table runner na ganito yung itsura. So, sabi ko nga kanina, guys, hindi kami nakapaghanda nung Thanksgiving kasi holiday work ko siya. So, nag-work ako. Pero, pinauwi rin nila ako agad because, ano, wala kaming pasyente. Himala. Na walang kami ng pasyente sa ER. So, parang kukonti lang. So, tumulong lang ako ng tumulong. So, after mga 3 hours, sabi ng PCL namin or yung tinatawag naming patient care leader, gusto mo nang umuwi. Pwede ka nang umuwi. So, sabi ko, sige na. Sayang naman. Kaya lang, kasi pag holiday, time and a half, so sayang. But anyway, so yun yung ano, nangyari nung Thanksgiving. So, yun na guys. May nakuha akong mga ayuda ulit. Ang snack nila is actually ito. Yeah. Yung kinain ni Kachi. Dalawa siya. Kasi 2 bags yung binigay sa akin. Biling pomelo. Itong mga patatas na binigay nila sa ano, nung Thanksgiving na ayuda. Ayan, merong tumutubo na sa kanila actually. Tapos, ito yung pomelo. Binili namin ito sa Walmart. Ayan. May nabili rin ako na, ito, mag-ano muna tayo mag-haul. Mga nabili ko kahapon. Fruitcake. Ayan. Gusto ni Daddy Rex ng tikman yung fruitcake nila. Tapos, nakabili ako ng snack ni Kachi. Bago ito actually sa Kebler, yung fudge stripes nila na strawberry shortcake. So, nakita ko siya
sabi, tikman natin. Masarap naman siya, guys. Actually, natikman na. Ay, hindi siya ganun katamis, pero hindi siya super tamis-tamis talaga. And then, marami pa rin tayong apples galing sa Ayuda. So, ayan siya. Tapos, ngayon, yung lulutuin natin is actually, lalagyan ko ng kamatis yung isda na pompano. So, ito yung mga gagamitin natin na tomatoes, yung hinarvest pa natin doon sa ating garden. So, ayan siya. Ilalagay ko ito. So, kukuha tayo dito. Kasi ito yung mga ilalagay natin sa ating lulutuin. So, nag-i-edit ako at the same time, magluluto. Ganyan talaga ang buhay ng isang nanay. Okay. Dali, naluluto. Na akong mag-cut ng isda. So, next one guys is maglalagay naman tayo nitong gulay. So, yung meron ako dito is yung napa cabbage. Ayan. Ilalagay natin dito sa ating sinabawang pompano or nilagyan ng kinamatisan. Ganyan. May kamatis, sabaw, at saka kamatis. Bigyan ko si Kachi itong kanyang kumain na kasi siya ng ano, ng sandwich kanina. So, ito na lang kanyang dessert. Yung ating leche flan. Guys, ang ganda niya, oh. Diba? Pwedeng pang negosyo. Madali lang siyang gawin, guys. Meron akong ginawa na before na mga videos para dito sa ating leche flan. So, ito, may ratio talaga. Usually, isang dosen ng itlog. Tapos, 1 cup of milk or 1 cup of evap. Tapos, isang lata ng condensed milk. Naglagay din tayo ng mga 1 teaspoon of vanilla and then 1 tablespoon of lemon juice. Pwede nang wala yung lemon juice. Kung wala kayong lemon juice, pwede naman ang kalamansi. So, yun lang siya. Tapos, ito is sugar lang na 1/4 yung kanyang caramel dito sa ibabaw. Is nag-ano lang tayo, nag-melt tayo ng sugar na 1/4 cup. So, ito na yung ating leche flan. Very smooth tong leche flan na to, guys, kasi yung ginamit ko is 12 na egg yolks. Ayan siya. Yeah, Kachi, nagko-comment si Kachi na a lot. Yes, it's actually a lot of egg yolks. That's what you're gonna need. So, that's the ratio usually for making yung ating Filipino-style leche flan. And for sure, magugustuhan ito ng inyong mga anak or yung pamilya. And then, you can actually use this as a pang negosyo, especially ngayong Pasko, para sa mga kagaya kong full-time mom, pwede itong leche flan na pang negosyo. So, kakailanganin lang ng, syempre, ng packaging, yung mga plastic na paglalagyan nito, o kaya naman, syempre, hindi nyo pamimigay yung llanera. So, ganito na yung ating ginawang leche flan, guys. Ayan, tikman na daw niya ang ating little cocinera. Siya ang taga-tikim. Uy, ang laki niya. Sarap? Ito so na ang pinakihihintay natin, ang taste test. For sure. So soft. Ang sarap niya, guys. Tapos, malambot. Very smooth. Sarap. Magugustuhan ito at maganda siyang pang negosyo. Ang tawag dito, 30 minutes ko lang siyang ano guys, in-steam. So, ito na yung ating recipe for today. Talaga. Ito guys, yung itsura niya. Nung kinat natin. Ayan.
using tomatoes or kamatis. Okay, let's see what's going on. I'm gonna cook. Give him the, give him the... May bago tayong kusinero. Kusinero, apron. Apron. Can you put the apron? Tomatoes, tomatoes, and then lettuce. So ayan, let's cut lang natin yung kamatis. Maliliit yung kamatis natin, guys, kasi ito yung tagay tayo ng bawang. Ito na yung mga gulay na nakat natin. Mayroon tayong kamatis. Tapos yung cabbage. Or napaka-cabbage yung ginamit ko, guys. Tapos, itong ating luya. And then, lalagyan din natin siya nitong sibuyas. Tapos, dito naman, guys, yung isda. Tapos, meron tayong mga 10 piraso ng hipon. Malalaki siya. Ganyan. So, isasama natin dito sa ating lulutuin. Ating kaserola. Lalagyan ko lang siya ng tubig. Okay, so, maglalagay ako ng tubig. Tapos, lagay lang natin itong ating siling pangsigang. Isa lang lalagay ko. Tapos, lalagay ko din yung kamatis, sibuyas, at luya. Panghuli na itong ating gulay na cabbage. Pakuloyin natin to, guys, para pakuloyin. Okay? So, once na kumulo, lalagay natin siya ng bagoong. Na ilalagay ko yung ating munamon salted thick fish sauce from, Philippines. Ayan. Tropics. Product of the Philippines. Nagluluto tayo ng rice kasi konti na lang yung natira. So, nagluto ako ng 3 cups of white rice. Muna ko sabihin o banggitin, lalagyan natin siya ng okra, guys. Ayan. Kakat ko lang siya. Unahin nating ilagay. Yung cut niya, tinanggal ko lang yung dulo at dulo, dulo at dulo. Saka natin siya ilalagay. So, unahin ko to. Tapos yung isda. Unahin. Bagoong, nilagyan lang natin ng mainit na tubig. Galing din dito, guys. Saka natin siya sasalain. So, sasalain lang natin itong ating bagoong or fish sauce para hindi makuha yung mga tinik. Okay. Tapos, lagyan natin ng tubig pa para makuha yung ibang sabaw or flavor or yung lasa nitong ating bagoong or fish sauce. Okay. So, tansyado nyo na dapat. Or tansyado ko na, guys, kung gaano karami yung ilalagay kong bagoong. So, mga siguro 2 to 3 tablespoon. Depende sa dami ng lulutuin. Lagay na natin yung okra tapos yung fish. Ito yung ating isda. Ayan. Hinati natin ng 4 yung malaking pompano. So, lagay natin siya. Ayan. Pwede kayo magdagdag ng tubig. Pagkulang pa yan sa inyo. Yung ating hipon, ihuhuli natin kasi mas madali itong maluto. So, ayan. Ganyan na karami yung water. Tama na yun sa amin. So, mga 3/4 ganyan.
anong natin ito. Kung gusto nyo naman lagyan ng asim, since parang sinigang yan, pwede kayo maglagay ng kalamansi o kaya naman ng sampalok. Pero yung ating ilalagay, guys, is itong bayabas. Okay? Para hindi ganun ka-asim. So, sinigang sa bayabas at kamatis. Kukunti na actually ito. Yan yung lasa ng bayabas. Yung malalasahan mo. So, ayan. Ganyan sa amin sa probinsya sa Pangasinan, madalas pinangluluto itong bayabas. So, pakukuluan lang natin yan. So, pag kumulo na, lagay na yung hipon. Hipon. Madali lang naman maluto yung hipon. Tsaka itong isda. Okay, so masarap na siya. Tinikman ko na, guys. Okay na yung seasoning. Lagay na natin yung hipon. Ayan. So, ganito kami magluto ng seafood sa amin. Native style na paraan ng pagluluto ng seafood with sabaw. Naluto na yung nag-change na yung color yung ating hipon, guys. Talagay ko na yung gulay. Ito yung ating napa-cabbage. Pwede kayo maglagay ng ibang gulay na gusto ninyo. Pwede yung spinach, pwede yung kamote, kangkong. Ito lang yung available sa amin ngayon. So, ito yung ating ilalagay. So, be resourceful ka. Takpan ko lang to, guys, para mas steam ng kaunti yung ating green leaves. Na to, guys. Kung okay na sa inyo yung ganitong crunchy na gulay po, pwede na yan patayin. Naluluto na rin yan pag tinakpan ninyo. Pero kung kakainin nyo na yan, pwede na ito. Ready na yan, guys. So, ayun na yung ating native style na sinabawang hipon at isda. Ito na, guys, yung ating recipe for today. I hope nagustuhan nyo itong ating recipe. If you did, don't forget to like and subscribe dito po sa ating channel, Nurse Cucinera. Bye, guys!